Ako po si Cyrus Lindog. Nag-aaral sa Green Valley Norales Senior High School. Ang tulang ialay ko sa inyo ngayon ay para sa mga kabataang tulad ko na nangungulila sa ina. Sa mga kabataang hindi nila makakapiling ang kanilang ina sa darating na Pasko't bagong taon. Para din ito sa mga kabataang hindi nakikita ang paghihirap ng isang ina. Ng isang inang OFW. Ang tulang ito ay pinamagatan kong Mahal Kita, Ina. Alam niyo ba kung gaano kasakit ang salitang paalam? Paalam, galing sa ina mong malungkot ang mukha at nanginginig ang luha dahil siya'y aalis na. Aalis patungo sa bagong mundo upang makipagsapalaran para sa maganda mong kinabukasan. Hindi madali. Hindi maganda at hindi masayang magkaroon ng OFW yung ina. Noong siya ay lumisan na, nawala ang ina na sa akin nooy nag-aaruga. Nawala ang ina na nooy nagpa-plancha ng aking blouse at palda. Aha! Sago! Go! Nawala ang ina. Nawala ang ina na sa akin nooy nagluluto ng masarap na handa. Go! Katabi ko sa aking pagiga. Nawala ang ina na nooy nagsusuklay ng aking buhok bago pumasok sa eskwela. Kaya ni ultimo pagtirintas ng aking buhok, hindi ko natutunan. Dahil nasanay ako na siya palagi ang gumagawa ng mga bagay na yun. Noong sekundarya, grade 10 ako. Alam niyo ba yung feeling na busy yung pamilya mo? Yung may award ka, pero di mo alam kung magiging masaya ka? Alam niyo ba yung feeling na manghihiram ka na lang ng nanay ng iba para lang may kasama ka? May kasama ka kung wala sa ibabaw ng stage. Nakapila na parents at bata. Nakapila para umakyat sa stage. Alam niyo ba yung feeling na nag-uumpisa na yung seremonya pero wala ka pa rin kasama? Kaya, nahiram ka na naman ng nanay ng iba. Sana all. Pero sa awa ng Diyos, dumating yung tito ko. Ayun, late lang pala. Takot at kabakoy na bawi na. Ganun kahirap. Pero alam ko na mas doble ang hirap na dinanas niya. Sa umpisa'y, nagsakripisyo na siya. Sa kanyang paglisan, sentimos lamang ang kanyang perang dala. Kaya nagbaon na lamang siya na tinapay at tubig papalipas ng gutom niya. Ganun kahirap. Tsaka yung nagpapadala sila ng pera buwan-buwan para lang may makain ka. Pero sila, nagtitiis lamang sa tira-tira. Nagpapadala sila ng pera buwan-buwan para lang magkaroon ka ng bagong damit. Pero sila, nagtitiis lamang sa luma. Nagpapadala sila ng pera buwan-buwan para lang maging maginhawa ang buhay mo. Pero sila, nahihirapan na. Nagpapadala sila ng panghanda tuwing Pasko't bagong taon para lang maging masaya tayo. Pero sila, nangungulil at malungkot dahil sila'y nasa malayo. Kaya sa mga kabataang tulad ko, huwag natin silang kalilimutang tanungin palagi kung okay lang ba sila, kamusta na ba sila, o kung kumain na ba sila.
Huwag natin silang kalilimutan. Shit. Sana all. Laban say. Huwag natin silang kalilimutan patiin sa kanilang kaarawan, pati sa Pasko't bagong taon. Dahil sa ganong paraan, sa ganong paraan sila magiging masaya at makikita nila ang ating pagpapahalaga. At huli, huwag natin silang alilimutang sabihan palagi ng mag-ingat ka, mahal na mahal kita, Ina.